panahon, ang kalangitan ay malungkot. Ang gabi ay laging madilim, at ang lampara lamang ang nagbibigay ng liwanag. Ang asul na himpapawid at makakapal na ulap naman ang nagbibigay buhay sa langit tuwing umaga. Ngunit ang lahat ng iyon ay magbabago. Ate! Uy, ate! Tawag ka ni inay. Oh, bakit ako tinatawag? Luluto na daw tayo. Sige, akit na ako. Tara, karera tayo, ate. Ayoko nga, may dala akong timba. Takot ka lang ata eh. Takot pala. Siway, mas mabilis ako. Sinerte ka lang ngayon. Oh, yakit mo na yung timba. Nano po, Nay? Nandito na ako, mga anak. Mga anak, dahil kaarawan nyo ngayon, may sorpresa kami sa inyo. Halika, Juan. Ibibigay ako sa'yo. Ano kayang ibibigay sa akin ni Itay? Anak, dahil 10 taong gulang ka na, ibibigay ko na sa'yo itong nakatago kong kayamanan. Sana ingatan mo, anak. Wow, Nay! Ano naman ito? Wow, Itay! Mukhang maganda yung ginagawa mo, ah! Wow, ang ganda naman nito, Itay. Haha. Sana ingatan mo, anak. Ang ganda naman nitong kwintas ko. Ano 'yan, ate? Ito ang binigay sa akin ni Inay. Ha? Wala ka. Tingnan mo binigay sa akin ni Itay kagabi. Ang ganda naman. Pero mas maganda kwintas ko. Sus, wala pa rin 'yan sa porselas ko. Agad-agad na naglaro sila Maria at Juan. Dala-dala ang mga regalo sa kanila. Ngunit hindi nila napansin ang oras at nahuli sila sa gawaing bahay. Ate, huy! Huli ka na sa mga gawaing bahay. Tara na, magluto na tayo. Ayaw nga pala! Nawala sa isip ko. Minadali nila at hindi nila iningatan ang kanilang trabaho. Ate, palit naman tayo. At dahil sa kanilang pagmamadali, pinagpawisan sila. Kaya nilagay nila ang mga regalo sa kahon na nakapatong sa ulap. Dahil sa pagmamadali, hindi napansin ni Juan na natatamaan niya na ang ulap. Kaya tumaas ito. Alam kaya ni Juan kung nasaan? Juan! Nakita mo ba yung kwintas ko? Di ba ipinatong mo dun sa ulap? Dun sa may upuan? Doon ko ba nailagay yun? Oo, doon mo pinatong yun. Burara ka kasi. Anong burara? Ikaw kasi nagmamadali kang kumain. Di pa nga tapos yung trabaho natin. Gusto mo agad kumain.
Kaya yun tuloy, nakalimutan ko. Oo nga pala, nandun din yung porcelas ko sa kahon mo. Ang taas na ng ulap! Paano natin yung kukunin, ate? Tulungan mo ko, Juan! Ang bigat nitong patpat! Kunin mo. Alam ko na. Ang saranggola. Nakaisip si Juan ng solusyon. Agad-agad nila itong ginawa. Natapos din nila gawin ng malaking saranggola. Nagpahinga sila saglit at agad-agad nila itong sinubukan. Isa! Dalawa! Tatlo! Tulak! Isa, dalawa, tatlo! Ate, bumalik na tayo. Masyado nang malakas ang hangin. Masisira na to. Malapit na tayo, Juan! Unti na lang! Hayaan mo na, ate. Ako na lang magsasabi kay Itay. Sayang, malapit na sana tayo. Itay, may sasabihin po sana kami sa inyo. Ano iyon, anak? Nawala po kasi namin ni ate yung mga regalong binigay niyo sa amin. Ha? Paano nawala? Naitangay po ng ulap. Gumawa pa nga po kami ng pakpak para kunin sa ulap yung kahon. Ano? Lumipad kayo? Pero Nay, importante po sa inyo yung mga bagay na iyon. At yung pulseras ni Juan. Tay, pinaghirapan mo yun gawin. Oo, importante nga mga bagay na iyon sa amin ng tatay mo. Pero mga anak, higit pa kayo sa mga bagay na iyon dahil kayong dalawa ang pinakamagandang regalo sa amin ng tatay mo. Nang makita ni Juan ang mga regalo sa kanila sa taas ng ulap, dali-dali silang lumabas para tignan ito. Nang makita nila
ang suklay ni Maria na ngayon ay tinatawag na buwan ang nagbibigay liwanag sa gabing madilim. At ang perlas sa kwintas ni Maria ang nagbibigay buhay sa kalangitan habang ito'y kumukuti-kutitap. Ngayon ay tinatawag na tala. Matapos ang gabi, nakita na nila ang porselas ni Juan sa kalangitan. At simula noon, ito na ang nagbibigay liwanag sa umaga.